makita natin yung ating mga sarili. Amen. Dahil tayo ay nilingan ng Diyos ayon sa kanyang wangis. So anong ginagawa kapag nagbaboxing? Di ba nagbabasagan ng mukha? Hindi nila gustong magkaroon ng hindi nila gustong makapatay at sila ay mapatay. Hindi nila gustong sila ay mabugbog at makapangbugbog. Pero aminin natin, yun ang nangyayari kapag boxing. Kaya Genesis 1:27, God created in the image and likeness, or man was created in the image and likeness of God. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis at anyo. Kaya nasambayan ang Pilipino, no? And so all the peoples of the earth, those are watching and listening right now, boxing is not of God. It's not a sports, and boxing does not, or I mean God does not approve boxing. Sapagkat ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 7, dear friends, let us love one another, love one another, not laban another, not bashing another, not to fight, not to quarrel with one another, but love one another. For love comes from God, and everyone who loves has been born of God. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon Diyos sa buhay. At ang sabi ganoon sa 1 Corinthians 3:16, no? Do not defile your body, for your body is a temple of the Holy Spirit. No? And if anyone destroy his body, God himself will destroy him. Sino man daw po ang masisira ng kanyang katawan, maging ng katawan ng kanyang kapwa, ay sisirain ng Panginoon. Saan po yun? Sa dagat-dagat ng apoy na impyerno. Parusahan ng Diyos doon araw at gabi. So we are temple of the Holy Spirit. Kaya nga, hindi tayo dapat umiinom ng alak at hindi tayo dapat naninigarilyo. Ngayon, usong-uso na yung paninigarilyo nga yung sigarilyo nila ay nasa parang nasa stainless na pipe yata yun. Sa kanilang paghit-hit at pagbuga, may babangaw amoy naman. Pero ito ay hindi pa rin inaayunan ng ating Panginoon. Kaya yung pagpasa ng batas na ang mga sin products, ano ba yung mga sin products? Yung mga cigarette and wine ay taasan ng buwis. Hindi lamang para makakuha ng karampatang buwis, kung hindi para matigil na ang gumagawa ng kasalanan. Kaya huwag tayo tumigil na ipanalangin ang ating bansa at ang buong daigdig na ang mga pambabatas at gumagawa ng batas at ang mga alagad ng batas ay talaga ipatupad ang tamang batas. Tungkulin natin yan bilang mga mamamayan ng bansa, but most especially as Christian. Sa maliwanag po ang aking sinasabi sa oras na ito mula sa banal na kasulatan na ang boxing ay hindi inaayunan ng ating Panginoon. Because the Bible says, love one another. Magmahalan kayo sa bawat isa. No? At di sinabi kayo ay magbugbugan, magsakitan, at magpatayan. Hindi sinabi ganoon. Dahil lamang sa karangalan ninyo, sa karangalan ng inyong pamilya, sa karangalan ng inyong bansa, kayo ay magsuntukan na. Sabihin naman natin na naka-globe yung mga nagbabaksing, still, masakit pa rin yun. Kaya yung suntok ni Marquez kay Manny Pacquiao, tulog si Manny Pacquiao. At ang sabi nga, yan raw niya kay Buboy, tapos na ba yung fight? Kasi nakatulog nga siya. So it means, masyadong delikado ang boxing at mabuti na nga lang, ayon sa doktor na ng when Manny Pacquiao underwent MRI, the doctor declared na walang effect si Manny Pacquiao. Kaya meron pang chance si Manny Pacquiao na tumigil na ng pagbabasing. Kaya sa lahat ng mga nagiginig at nanonood na mga boksingero, kahit na sino paman ay tumigil na. No? Lalo na ang mga born again Christians at ang mga pastors at ang mga Christians na inaayunan ang pagbaboksing ni Manny Pacquiao. Pinapagpray pa, binibless pa.
No. Eh, naway magising na sa oras na ito. At tanggapin ang katotohanan, ang vaccine ay hindi kalooban ng ating Panginoon. Di ba ang sabi ng Bible, love your enemy, mahalin mo ang iyong kaaway. Di ba? E kaaway mo na nga, mamahalin ko pa. Eh hindi mo naman kaaway si, di ba hindi naman kaaway ni Marquez si Manny Pacquiao. Hindi naman kaaway ni Pacquiao si Marquez. Hindi naman kaaway ng Mexico ang Pilipinas. At ang Pilipinas, hindi naman niya kaaway ang Mexico. E baka sila nagbubugbugan. Eh yung kaaway mo nga, sabi ng Biblia, mahalin mo eh. Diba? At ang sabi pa nga ng Biblia eh, kung mamahalin mo lang yung nagmamahal sa'yo, eh ganun din ang mga demonyo sa impyerno. Sila-sila yung nagmamahalan. Ano po? At ang sabi ng Biblia, no? Bless those who persecute you and curse them na. Yung mga nagpersecute sa'yo ay huwag mong sumpain, kundi pagpalain mo. Ganun yun eh, no? So, makikita natin na talaga ang vaccine talaga ay hindi kalooban ng Panginoon. No? At inuulit ko nga, sabi nga sa Ephesians 6:1 and 2, children, sons and daughters, obey your parents in the Lord. Eh, mabuti yung payo ni Mami Junisha. Mani, nasa iyo na ang lahat. Yaman at kasikatan, pati ka patumigil sa pagbabaksing. Eh, ayaw ko eh. Kaya yung nangyari, dahil hindi sa pagdinig, hindi nakinig sa magulang, ayun, nakatulog-tulog, pinatulog ni Manuel Manalis. Sino ba ito? Yun nga, ni Marquez. Pinatulog siya. Ephesians 6:1 and 2. Pusan natin sa aklat ng Romans chapter 12, verse 17 hanggang 21. Tingnan po natin ito maigi, mga minamahal. Ano pong sabi rito? Romans 12, verse 17 hanggang 21. Do not repay anyone evil for evil. Huwag mong bayaran ng kasamaan ang kasamaan. Be careful to do what is right in the eyes of everybody, if it is possible as far as it depends on you, live at peace with everyone. Ayun, mabuhay kayong mapayapa, mapayapa sa bawat isa. Kaya ang sabi ng Matthew chapter 5, no? Blessed are the peacemakers. Mapalad daw ang mga mapagpayapa ayon sa Matthew chapter 5. Yung Sermon in the Mount. No? Kung tawagin ay Beatitudes. Blessed are you or blessed are you. Diba? Sa Matthew chapter 5, diba? Ganun ang mga pangaral doon. Ang tawag doon, Beatitude. Nang ibig sabihin noon ay ito, let this be your attitude. Yun ang ibig sabihin, no? The Sermon on the Mount. Mga sermon ni Christ doon sa bundok. Beatitudes. Nang ibig sabihin, let this be your attitudes. Diba? Kung sabi nga doon, blessed are you or blessed are you. No? Or blessed are the peacemakers. No? For they will be called, they will be called the sons and daughters of God. Pag ikaw raw ay mapagpayapa, eh, ikaw raw ay anak ng Diyos. Ganun yun eh. Glory to God. Kaya, kinakailangan talaga ay maghatid tayo ng kapayapaan. No? Alam mo, ang believe this very carefully, ang paghahatid ng kapayapaan ay hindi lamang yung hindi ka nangigipag-away. Amen. Ang naghahatid ng kapayapaan ay yung taong hindi pasaway. Hindi ka nga nakikipag-away, pasaway ka naman. Pag pasaway ka, eh, di ba? Pero hindi natutuwa, di ba? Hindi payapa yun. Oh. Kaya, pag sinabi mong peacemakers, hindi lamang yung mga hindi pala away, kung hindi, yung mga hindi rin pasaway. Yun yun eh. Kasi pag pasaway, eh, marami na apektuhan ng buhay. Ganun yun, no? Eh, anong sabi nga noon? Do not repay anyone for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge. Huwag kayong maghihiganti. Diba? Eh kapag binaksing ka eh, lalo ka pa nga magpupursigin i-boxing DJ. Pag ikaw ay kininakdown, magpupursigin ng inakdown DJ. Diba? Yan ang nakita natin ng huling laban ni Marquez.
Actually, replay ng yung panunod ko talaga. Panunod ko talaga na gusto. Bagamat ako'y bubugang-bugang na, kantong na, panunod ko talaga na gusto. For what reason? Kasi gusto kong ako mismo makita ko at makapangaral ako ng tama, maayos mula sa laban na iyon. Magandaganti, sabi ng Panginoon, do not leave or but leave room for God's wrath. Kaya nung sa mga unang rounds pa lang ay bumagsak na si Manny Pacquiao, gumanti si Manny Pacquiao, napabagsak din niya si Marquez. Eh, lalo siya naging aggressive, eh, talaga, naging aggressive talaga siya, gusto niya talaga pabagsak talaga si Marquez talaga. Eh, sabi niya, eh, I was, ano eh, hindi ako naging careful, sabi niya. He was caught unaware. Eh, yun, bagsak siya, hindi lang bagsak. Tulog. No? At anong sabi nito, pero hindi pa ako natutuwa na natalo si Manny Pacquiao, ha? Baka na-date po kayo ng pakikinig at panunood, eh, binanggit ko na po kanila yan. Hindi ako natuwa na natalo si Manny Pacquiao. Hindi na nakakatawa yun. No, establish siya. No, eh, lalo na, eh, kababayan mo siya. Lalo na, eh, he was using the name of God, no? Before his fight, no? And he's declaring that he is now a born again Christian. No, yun yun eh. Do not take revenge my friends, but leave room for God's wrath. For it's written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will hear burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Talunin mo ng mabuti ang masama. Yan yun eh. Kaya ano pong ibigunto ko yun sa oras na ito? Hindi kalooban ng Diyos ang pagbuboksing ni Manny Pacquiao. At kung ito ay inaayuna ng mga Kristiyano at mga ngaral na nasa paligid niya, sila po ay wala sa kalooban ng Diyos, mawalang ganang na po. Ang totoo lang, nung na-born again si Manny Pacquiao, dapat siya ay nag-resign na. At kung sakasakaling sa oras na ito, hindi pa siya nag-resign, dapat na siya mag-resign na. Sabi ko nga nung nakaraan, sabi ko nga kanina, no, kung naanalin ka ng pakikinig at panonood, merong pinuno ng church. Tumakbo bilang pinuno ng bansa. Dalawang beses kumandidato, talo. Why? Sapagkat wala siya sa gitna ng kalooban ng ating Panginoon. And listen very carefully. Ang tungkulin ng isang Kristiyano ay hindi makapagbigay ng karangalan sa bansa. Hindi makapagbigay ng karangalan sa kanyang mga kababayan. Ang tungkulin ng isang Kristiyano ay hindi para ang kanyang sariling gusto ay makamit niya. Ang tunay na Kristiyano ay nabubuhay na ngayon para gawin ang kalooban ng Diyos at maparanganan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? So, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sa buhay. Kaya po, muli, before I close, ano po, gusto kong sabihin sa lahat, ang boxing ay hindi sports. Hindi iyan uri ng palakasan, isang uri ng palakasan or competition, kundi yan ay isang nakamamatay na uri ng laro na tinatawag nilang laro, pero hindi yan laro, laro ng kamatayan niya. At ang Diyos ay hindi niya inaayunan ang boxing. Kaya nga sabi ko nga, ang mundo ay tumigil, lalo na ang Pilipinas ay tumigil sa laban ni Manny Pacquiao at ni Marquez last December 9. At marami nga na hindi dumalo nung nagdaang Sunday sapagkat nanood ng fight ni Manny Pacquiao at ni Marquez, pero ang lahat ay nabigo. Isipin ninyo, no, yung ina-idol ng tao na si Manny Pacquiao, natalo. Amen? Ipinapakita lang ng Diyos, dapat wala ka ng idol sa puso mo kundi si Jesus na lang. The moment na ikaw ay maborn again, dapat wala ka ng ibang idol kundi ang Diyos na lang. Ni ako, dapat di mo ina-idol. Kahit sa tingin mo, guwapo ako, hindi mo dapat ako ina-idol. We have only one idol, and that is the Lord Jesus Christ. Kaya, yung mga nag-idol kay Manny Pacquiao, nabigo sila. Sapagkat,
Hindi man gusto ni Manny Pacquiao na sila'y mabigo, nabigo sila sapagkat ang kanilang idol ay taong kagaya rin nila na merong katapusan ang hininga. Kaya kinakailangan wala tayong ibang i-idol kundi ang ating Panginoong Jesu Kristo lamang. Glory to God. At hindi lang yun, no? Mga minamahal. At ito ba ang masaklap, no? Sa laban ni Manny Pacquiao na nadamay patuloy yung Pilipinas sa pagkatalo niya, di ba? At nadamay patuloy yung pangalan ng Diyos niya. No? Kasi sinasabi nila, oh, born naging ka, natalo ka. Oh, ba't di nga sinasamahan ng Diyos mo? Di ba naman sasamahan ng Diyos eh, hindi nga kalooban ng Diyos? Natalo man o nanalo man si Manny Pacquiao sa laban niya nung nagdaan December 9 at kung lalaman pa siya sana huwag na kung matalo man siya o manalo, walang pakinabang ang Diyos. Walang pakinabang ang Diyos matalo man o manalo si Manny Pacquiao. And ito po yan eh. Tingin mo kayo sa akin. Itong ginagawa ko ito para sa Diyos. Maraming tao, ganyan ang sinasabi nila. Itong ginagawa ko ito para sa Diyos eh. Alam mo ba yung mga suicide bomber? Yung mga suicide bomber, naglalagay ng bomba sa katawan niya at pupunta sa maraming tao, pasasabugin yung katawan nila at papatay sila ng marami. Ang tawag niya, suicide bomber. At ang paniniwala nila, papasok sila ng langit. Nasalubungin sila ng mga ng 70 virgins, papasok sila ng langit. And they are doing it in the name of God. Kaya maraming tao, sinasabi nila, ito yung ginagawa ko para sa Diyos. And Manny Pacquiao, no, did fight Marquez in the name of Jesus. Pero, hindi yun inaayunan ng Diyos. Amen? Kaya sa buhay natin, meron tayong ginagawa na sinasabi natin ito'y kalooban ng Diyos. Pero baka hindi kalooban ng Panginoon yun. No? Kaya wala tayong tagumpay doon. Amen? Magtatagumpay lamang tayo at sasamaan lamang tayo ng Lord. I-bless lamang tayo ng Lord kapag tayo ay nasa gitna ng kanyang kalooban. Tandaan natin yan. Anong sabi nga sa Isaiah 58, no, sabi nga ng Panginoon sa mga Israelites, it seems that you are seeking me day by day, no, wants to know and do my will. At in the end, on that day, you do what you please. Ganun yun eh. Kaya, maraming tao, no? Handang pamatay, in the name of God. And yet, no? Hindi naman ito kalooban ng Panginoon. Kaya sabi nga ng Panginoon, no? Isa sa kanyang utos sa Ten Commandments, do not use the name of God in vain. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Yun eh. Kaya maraming tao, ginagawa ito para sa pangalan ng Panginoon. Pero hindi naman ito kalooban ng Lord. At least very carefully, ito ang dahilan kung bakit may programa, ito ang sabi ng Panginoon, that's why the Lord, kung bakit mayroong Kingdom of Jesus Fellowship upang dalin tayo sa perfectong kalooban ng Lord. Ano ang satang sabi ng Isaiah 30:21, Isaiah 30 verse 21, this is the way of the Lord, walk in it. At anong sabi ng Mateo 6:6, let your kingdom come. Let your will be done here on earth as it is in heaven. Kaya gusto kong liwanagin sa lahat sa oras na ito. Si Manny Pacquiao na nagbo-boxing ngayon na born again Christian, na inaayunan ng mga pastors, inaayunan ng mga Christians, mawalan nga ng nabo. Labag po ito sa sinasabi ng 1 John chapter 4, verse 7. Beloved, let us love one another. For everyone that loves, the beloved is born of God. He that loveth not ay hindi ipinanganak ng Diyos sapagkat ang ipinanganak ng Diyos ay umiibig dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya po, kung lumaban si Manny Pacquiao at natalo o nanalo man, walang pakinabang ang Diyos. At kung muling lalaban si Manny Pacquiao at sasamahan pa siya ng prayer and fasting ng mga pastor Christians, no, gusto kong sabihin sa lahat na wala pong pakinabang ang Panginoon dyan at hindi po pinapahintulutan ng Diyos siya. Ang pinakamagandang dapat gawin ni Manny Pacquiao ngayon, ituloy ang kanyang pagbabago buhay. At si Manny Pacquiao ngayon ay
patuloy na mag-testify kung paano siya binago ng Diyos at i-preach niya ang mabuting balita ng kaligtasan. One time doon, nakakita ako sa diaryo, sa headline, sabi ni GK, Manny Pacquiao will quit taxing and politics. Manny Pacquiao will be preaching the Word of God. Ako'y natuwa. Hindi ko alam kung totoo nga yun na sinabi ni GK. Pero mas maganda pa kung ganun ang ginawa ni Manny Pacquiao.